kaayusan. Dapat nilang alalahanin na ngayon ay sa Diyos na sila. Lawakan pa natin, kapatid na Ron, ang pagtalangin ng Diyos tayo. Kailangan muna na ang tao'y maging kaanib sa Iglesia ni Kristo upang maging kaanib sa tunay ng Iglesia. Sinap po namin ang Diyos. Hebreo 9.14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang tungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong puti sa panggawang patay upang pagsipagpito sa Diyos na buhay. Ito po ang dahilan, mga kababayan, kung bakit kailangan ang tao po ay maging kaanib muna sa Iglesia. Ano po ang dahilan, kapatid, na kailangan muna na maging kaanib sa Iglesia upang maging kaanib sa tunay ng Iglesia? Kung sabi rito, kung ni Kristo ang maglilinis ng ating budhi sa mga gawang patay o ikapagpapatawad tayo. Kung nating kalilimutan, mga magulang at mga kaibigan, ang tao'y nahiwalay sa Diyos at naging kaaway pa niya dahil sa kasalanan. Kaya kailangan mo munang binibigyan din ang Diyos. Kailangan munang mapatawad tayo sa ating kasalanan upang tayo ay maging sa Diyos. At maliwanag po namang binasa natin kanina sa gawa 20:28, ang Iglesia ni Kristo po ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. Kaya hindi po mauubusan ng sino mang nag-iibig na maging kaanib sa tunay na Iglesia ng Diyos ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo na ipinakikilala ng Diyos. Ano po ba rin na sabi nila na bali raw po ang salit ikinoon lang sa gawa 20:28 na Iglesia ni Kristo ang pinili ni Kristo ng kanyang buto. Ang tama raw po ay Iglesia ng Diyos. Basahin po natin ang paliwanag ni Ginoong Lamsa kung bakit niya isinalin ang Iglesia ni Kristo ang pinili ng dugo ng Panginoong Kristo. Ganito po ang mababasa natin dito po sa New Testament Commentary ni George M. Lamsa, pahina 149 hanggang 150. Basahin na po natin sa Wikang Pilipino. Sa banang nakasulatan, sa sino naman ay mababasa ng ang Iglesia ni Kristo na binili niya ni Kristo ng kanyang dugo. Hindi maaaring gamitin ng mga Kristiyanong Hudyo ang terminong Diyos sapagkat para sa kanila ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu walang laman at dugo. Si Jesus na taga Nazaret ang nagbuhos ng dugo sa krus para sa atin at hindi ang Diyos. Kung bakit po niya isinalin na Iglesia ni Kristo ang tinubos o binili ang dugo ng Panginoon. Ano pong dahilan, kapatid na Ronald? Ayon po sa kanya, hindi maaaring gamitin ng mga Kristiyanong Hudyo ang terminong Diyos sapagkat para sa kanila ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu walang laman at dugo. Eh bakit natin tinatanggap, kapatid na Ronald, ang paliwanag tinatanggap po natin ang sinabi niya sapagkat yun po mismo ang nasa Biblia na itinurot ng Panginoon Kristo na ang Diyos ay Espiritu. Gaya po ng mababasa natin dito po sa 1:4-24, ang Diyos ay Espiritu. Mababasa naman natin sa Lucas 24:29 na ang isang Espiritu'y walang laman at mga ngayon po sinabi ni Jesus na taga Nazaret ang nag-uus ng dugo sa krus para sa atin. Nasa ninyo po ba yung kapatid na? Opo. Ito po natin mababasa sa 1:18-19 na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangisisira ng hilap o dugo mula sa inyong walang kabuluhang paan ng pamumuhay na ipinahana sa inyo ng inyong mga magulang kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang dugo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay ang ating pag-alaman.
at buto, wala siyang materya. E gaano po naman kahalaga kapatid na ang tao sa akin ng ginawa ng Panginoon? Atin ang nakasulat dito po sa Roma 5:8-9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo'y makasalanan pa at ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan. Ayon po sa mga talatang ating binasa, ang napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo ay tiyak pong maliligtas sa poot ng Diyos. At ang pinatutunayan nga po ng Biblia sa pinupos ng ayon sa Gawa 2028 na binasa na po natin. Taba po sa ating pinag-iisip sa Iglesia ni Cristo ang pinag-iisip ng ating Panginoon. E ano po naman kapatid na ang tinutukoy ng buot na Diyos na doon manunas ng Iglesia ni Cristo. Ang makasulat sa Isaías 1:18, kahit ang kanilang kilang o ang kanilang gintuman hindi makapagliligtas sa kanila sa kapuan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusukong sa pamamagitan ng apoy ng kanyang Panginoon. Sapagkat mawawakasan niya o isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Mga kababayan, ang tinutukoy po na loob ng Diyos ay ang araw na tutukokin ng apoy ang buong salita. Ano po ang tawag ng Biblia sa araw na iyon? Ang tutukokin na sa araw na iyon ay tiyak na maliligtas ang Iglesia ni Cristo. Tingnan po natin ang nakasulat sa 2 Petros 3:7. Tatakot natin ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyon at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang sa lupa ay bawang masusunod. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayong ding salita ay iniingatan talaga sa buhay na tinataan sa araw ng paghukom at ng paglibon sa mga taong masama. Mga kababayan, ang araw ng pagpupunan ng Panginoon po ng pag-uukom na sa araw pong yun, sabi, tiyak na maniligtas ang mga tunay na lingkod ng Diyos na kapangyo sa tunay. Kaya tama po ba, kapatid na Rodat, ang pinangangarap naman ng nagpapakilala ng Apostol na ang mga tao ang umakas sa paligtas sa araw ay hindi maliligtas? Natitiyak po natin bali yun sapagkat napakaliwanag po ng Iglesia ni Cristo ay maliligtas sa araw po ng Panginoon. Kaya itiyak po natin katuparan siya ng ibinabala ng Biblia na mula ang apostol na magtuturo ng Ibanginoon. Subalit, binibigyan din po namin mga kababayan ito lahat ng tumaas sa kaligtasan sa araw ng Panginoon ay maliligtas. Sino po kapatid na tayo tumaas ay hindi makaaasa sa kaligtasan. Ganito pong nakasulat sa Efeso 2:12. Iwalay kayo noon kay Kristo at hindi ka bilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kanila. Hindi po namin ito sariling pahayag. Ang mga tao pong iwalay sa Panginoon sa Kristo, walang pag-asa sa kanila. Kaya napakalaga po kapatid na sulat sa Efeso 5:32 at 23. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag dito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Sapagkat ang lalaki ang dulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siya ang dulo ng Iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga mahal naming tagapakinig, ang may kaugnayan po sa Panginoong Kristo ay ang kanyang katawan
na siyang iglesia at ipangako ang ililigtas niya sa araw ng panahon. Sa harap ng mga katotohanan ito, ni Kristo po. Ang siyang ipinakikilala ng Biblia na tunay na Iglesia. Pinarahanan po namin na magkasama tayo sa isang paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ni Kristo at ng himpilang ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Certified world class quality. ACS. Chill Basco. Galit sa sakit, may malasakit, kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Bula. Anong bula? Itong Basco ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Chill Basco ang gamitin. Bula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, so, galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula. Shield Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa number one na smart dishwashing test. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand. Sa presyo mas abot kaya. Sebo at bakterya. Smart dishwashing. Ang galing-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Katalogan Optical Clinic. Offer is in position to be your fighting solution for clear vision at Malogan Optical Clinic. To get eye refraction into computerized and set vision highly personalized. Mga eyeglasses na custom built just for you. Hindi ito dumarangin sa specialist na isang eye care professional.
Solar Optical Clinic. Gamit mo pa ito rin mo pipili ang mga frames. Frames na ungod, maangay na ito. Kaya niliwat mga plastic frames, sugan so mag-iapit mga signature frames. Kaya mga man-man-man glasses, mag-eye glasses, kamahaling na ito pa. Sangkay, kumbaga nag-birthday na ito rin mo eye glasses, a year older. Pagkikita lang ang Dr. Melody Sangay Robert, ang atong eye care professional. Logan Optical Clinic. Siya Logan Optical Clinic. Ato ni ni. May Chanitas Commercial Building, Mabini Avenue, Carmelogan City. SL Goods Furniture, the latest furniture store with the latest designs of sofa sets, dining sets, beds, cabinets, all club tables and chairs, office furniture, all kinds and all types. Simply stylish living. SL Goods Furniture, located on San Bartolome Street, Lower City, telephone number 251-3968. Bye-bye, Sugod, Maasin, Morongan, Katarman, Ligaspi, and with their main office located at Barangay 95, Kaimaan, Maharlika Highway, ng Open City, telephone number 325-7849. And SL Ruiz Furniture, Zamora Street, ng Open City, with telephone number 321-2270. SL Ruiz Furniture, office furniture specialist. Thank you.
ang bango ng kalamansi o ang pagtanggal bacteria ng antibac. Hoy, misis! Paano mo gusto ko po? Sa Living Liquid Brand, kailangan ko pa pumili ng dalawa. Hoy, misis! Magpaka-smart na tayo with Smart Dishwashing Liquid. May bango ng kalamansi at bisa ng antibacteria. In one patap, tanggal-galgali ang bacteria. Tanggaling-gali? Smart Dishwashing Liquid. Kalamansi na antibac pa! At sa presyo, mas abot ka versus the leading liquid brand. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Araw-araw, may matinding panganib sa pamilya mo. Ang Tuesday Game. Pero huwag mag-alala. Nandito na. Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power. Para sa maximum protection, laban sa Tooth Decay. Goodbye, Tooth Decay. Basta may unique maximum every day. Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Una sa aksyon, balita. Maparan mo na dito. Siya ng kawal. Una sa aksyon, public service. Sa aksyon, komentaryo. Pagpagal na naman, di na maangay ng pagkagaling. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa katumbalyogan, patuloy kayong nakikinig sa G44 Aksyon Radyo. G44 Aksyon Radyo. Formal na mag-uusapan at ang mga gusto ko yung mag-uusapan tayo ng mga
ano yung magiging ano ko dito, magiging destiny ko at sa ano naman, at sa hindi inaasahan nanalo ako. Kaya tuwa po ako yung buong pamilya ko at ang sa front supporters mo teachers na nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng sumuporta sa akin, kinabangan team, mga taga-Paranas, taga-Bukyong, at lalo na sa mga taga-Santa Rica. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng pagmamahal nyo, sa suporta na ibinigay nyo, at sa mga prayers na inalay nyo para sa akin. Nagpapasalamat po talaga ako. Sa iyong mga kaibigan, ngayong pang ilang araw matapos yung coronation, nag-sink in na ba sa iyo yung resulta? Wala akong choice eh. Sink in talaga lahat. Kasi yung duty ko, hindi nagtatapos sa gabing yun eh. Meron pa kasi ako, competition sa national TV, sa Itbulaga. Kaya kailangan talaga mag-sink in lahat. Kasi kung ako lang talaga, I already promised myself na last ko na yung mutyahan summer. Kasi napapagod na din ako sa kadadayet eh. alam mo yung pagkain, nadideprive ako. Kaya alam mo yung feeling na sinabi ko na talaga sa pamilya ko, sa lahat-lahat na nakakakilala sa akin, gagalingan ko na sa mutya kasi last ko na yon. And here goes na bagong opportunity na naman na, hey, nanalo ka, kaya kailangan mo dalhin yung summer sa Miss Millennial Philippines. Kaya yun. Kailangan talaga mag-sink in lahat-lahat. Kumusta naman yung naging impression ng nung pamilya mo after kasi ng coronation night? Yung una kong nakausap dahil sa punong-puno yung tao sa stage at that time, dahil nga sa abalang-abala sila sa paghingi ng selfie, nakasama ka. Ano ba yung naging impression ng mga magulang mo? Sino ba yung mga kasama mo sa iyong pamilya? And of course, ano ba yung naging unang mensahe sa iyo ng mga kaibigan mo na nung malaman nila na ikaw yung nanalong mutyahan sa award? Sa totoo lang po, hindi po namin inaasahan kasi wala akong award ni isa. Tinawag pa nga nila akong dark horse eh. Alam mo sir yung term na dark horse? Yung tao na di mo inaakala na mananalo pala at the end. Yung tipo na meron na kayong mga bet at saka ito, susulpot yung isang tao na sisirain lahat yung bet nyo. Alam mo sir, isa lang naman yung mensahe ng pamilya ko po ay yung to keep your feet on the ground and to value simplicity every day. Kasi sir, alam mo sir, sa akin naman, hindi to yung unang pageant na napanalunan ko. Marami ng pageant, pating palak na nanalo ako. Pero isa sa mga sikreto ko ay ang dapat talaga maging humble tayo sa kahit na ano man yung achievements natin. At dapat nandoon palagi yung pagiging simple. Kasi kung simple ka talaga, kaligayahan mo masyadong mababaw. Hindi mo na kailangan ng iba pang mga material na bagay para maging maligaya. At syempre, kung simple kang tao, natural, parang kontento ka na sa buhay. Dapat ganun talaga yung mindset mo. Hindi ka dapat magpabulag sa kung ano man yung nakikita mo ngayon. Masyadong malalim yung pananaw ng ating pungutsyahan summer, nababasa ko sa mga sinasabi niya, nabanggit mo kanina, ikaw yung hindi mo in-expect dahil sa wala ka namang awards na nakuha upon yung sa coronation, talaga kung sino yung mananalo. Yung sa pagkakaalam ko, yung mutyahang kalbayong may pinakamarami rin pong nadalang panalo. Ikaw ba ay dumaan din po sa stage na nagsimula sa mga school beauty pageant or contest hanggang sa before bago ka makarating sa mutyahan summer?
Opo, kasi I graduated sa Mutyong National High School, Mutyong Summer. Actually, sir, marami yung pinanggalingan ko. Nag-aral ako sa Mutyong, nanirahan ako for 4 years or 3 years ba sa Paranas. Mm-hmm. O, ganun. At nag-aral din ako sa Basay. Pero yung bahay ko talaga nasa Santa Rita. Mm-hmm. Ano, sir? Oo, nagsimula talaga ako sa mga school-based competition. Mm-hmm. At nagsimula ako nung 13 years old ako, sir. Simpleng ano lang yun. Kasi ayaw ko talaga sa pageantry, eh. Kasi conservative ako masyado. Masyado akong nagpapapaniwala sa prinsipyo ng papa ko. Kasi yung papa ko medyo siloso na tao. Oh. Ayaw niya na nai-expose kami ng mga anak niya. Ganun si papa. Kaya yung tingin ko talaga sa pageant, ayaw ko talaga. Pero nandito naman si mama na love niya talaga yung pageant. Kasi frustrated beauty queen siya. Kasi when she got married at the age of 16, kaya hindi na niya na-enjoy yung pagiging dalaga niya. Kaya nung nakita niya kami na mga anak niya, sinabi niya, ikaw na lang yung mag-beauty queen. Kaya napilitan ako. Pero nung nanalo ako, nung 13 years old ako, sinabi ko sa sarili ko, ay, masarap pala sa feeling yung nananalo. Kaya try nang try lang ulit, kakayanin to. Bago ka nakarating sa Mutyahan Summer, makailang ulit ka ba na sumali sa mga beauty pageant? Aside doon sa pagsali mo sa mga school beauty contest kung meron, ma'am, sa mga outside na invitation sa'yo, ilang beses ka ba nakasali? Pito po. Sa pito? Apo. So, sa pitong pagkakataon na yon na ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na sumali sa mga patimpalak sa pagandahan, ano ba yung mga challenges na-meet mo sa mga panahon sa yugto na yon? Actually, sir, yung challenge na nasa sa akin. Kasi ako lang mismo yung nagbibigay ng takot sa sarili ko. Alam mo, sir, sa pageantry kasi, kailangan package ka. Maganda ka, matalino, at dapat may talent ka. Aaminin ko, sir, sa sarili ko, takot ako sa mga taong merong magagandang talent at yung mga taong matatangkad. Yeah. Kasi kung sa joke lang ha, joke lang to, sasabihin ni mama, what is your greatest fear? At sasabihin ko, my greatest fear is fear of heights. Tapos tawa-tawa na lahat. Pero joke lang, yun syempre hindi. Yung ibig sabihin ko sa fear of heights ay yung mga competitors ko na matatangkad talaga kasi nakakawala sila ng confidence. Yung tipo na mag sa isang pageant, nandiyan sila tapos ang tatangkad nila. Para bang nagda-doubt ako sa sarili ko na, look, kayo ko ba't sila matalo? Ang ganda nila, ang tangkad pack package na ano na lang yung, ano ko, ano ng panglaban ko. Sabi ni Papa, huwag kang mag-alala, matalino ka naman. Ako, hala, uy, mag-join na lang ako ng ano, quiz B o kaya extempo, kaya yun eh. Sa academics. Yung challenge talaga is nasa sarili ko lang talaga kasi ako lang yung naglalagay ng takot ko. So nabanggit ano, mga kaibigan, yung ni Eliza, yung kanyang experience, yung kanyang karanasan bago siya nakatungtong sa stage na ito kung saan siya po ang nakurunahan bilang Mutyahan Summer ngayong taon. Ngayon, Eliza, no, oras po natin na alas 2:21 na po sa Philippine Standard Time. At Eliza, gustong itanong ito sa iyo. Marami pang hindi nakakilala kung sino si Eliza. Saan ang galing? Kanina na-mention mo yung mga schools na kung saan nag-aral ka, sa mga bayan kung saan nag-aral ka rin. Yung roots ng pamilya ninyo, paano si Eliza bilang isang normal lang na tao? Naninirahan po ako sa Sitio Cantaba, Barangay Katikugan, Santa Rita, Samar. That's a fact po, taga Santa Rita po talaga ako. Pero yung roots ko po kasi talaga ang rami. Yung father ko from Marabot, yung mother ko naman may roots from Basay at Santa Rita. At yung normal lang naman ako, estudyante pa din ako, nag-aaral din. At yung tipo na hindi mo ako makikilala kung normal na araw lang. Kasi hindi naman ako yung tipo na showy eh. O hindi naman ako yung tipo na maraming barkada. May kaibigan, pero hindi yung tipo na naglalalabas gabi-gabi. Kasi araw-araw ako umuwi galing sa school namin. Sa Palupo kasi ako nag-aaral. Kaya wala po akong time sa mga ibang mga lakad. Kung baga, hindi mo talaga ako makikilala kung ano talaga ako sa tunay na buhay. Kasi ito yung pagpapadyant, parang labas kasi ito sa ano ko eh, parang labas sa personality ko kasi parang mahihain lang ako, ganun. Pero ganun ako.
Ganyan na, ikwento niya yung talagang personal niya pong buhay. Ano? Alaysa, nabanggit mo kanina na ikaw ay nag-aaral ngayon sa Palo. Apo. Ano ba yung kursong kinuha mo? At anong taong ka na ngayon sa kolehiyo? I am currently studying Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. I am studying how to promote things like that. Actually, kaya nga, yung sasalihan ko talaga sa Miss Millennial ay patok na patok talaga sa akin. Kasi pinag-aaralan ko yan eh, yung pagpe-promote ng isang bagay, ganun. Maraming mga principles yan. Maraming mga strategies na gagamitin. Pero to mind you, sir, yung pinaka-effective lang talaga sa pag-promote ng isang bagay ay yung una, dapat magkaroon ka ng value at relasyon sa bagay na ipopromote mo. Yun ang natutunan ko at yun ang gagamitin ko sa pag-promote ng ating probinsya sa Miss Millennial. Since na nag-study po ako ngayon, I am currently third year. And basically, turning fourth year next semester kasi this is my second course na eh. Actually, so ano yung first course mo na kinuha? Actually, I was studying accountancy. Pero pumunta sa punto ng buhay ko na parang competitive kasi ako masyado academically. Yung tipo na pag gusto ko talaga, gugustuhin ko. Tapos nung sinimulan ko yung accountancy, nakapag-dean's lister pa ako, ganon. Tapos, okay naman. Pero pumunta sa punto ng buhay ko na parang nawala lang. Nawala yung motivation ko bigla due to some problems kasi, personal problems. Kung baga, yun yung peak ng buhay ko na akala ko wala na. Akala ko wala nang pupuntahan yung buhay ko, ganon. Kaya, nung nakita ni mama na parang nag-struggle na ako, na nahaluan na yung problems ng pamilya namin, yung pag-aaral ko, sinabi ni mama na, anak, if nahihirapan ka, then go, ganito, ganyan. Kaya yun yung saddest part sa akin. Pero hindi nagtatapos dyan yung buhay ko. Kasi sabi ko naman sa sarili ko at ng family ko na if ever, pag pumayag yung Diyos na matapos ko yung kurso na ito, mag-study ako ng law. Kasi yun talaga yung ultimate dream ko eh, yung maging lawyer. Pero wala na yung CPA lawyer kasi hindi talaga, kahit anong pilit mo kung hindi talaga para sa'yo ang isang bagay, di talaga mangyayari. Kaya yung gagawin ko na lang, yung pinaka-ultimate goal ko, yun yung tutuparin ko. Kasi at the end of the day naman eh, simula bata pa ako, sabi ko na sa sarili ko na binigyan ako ng Diyos ng talento na magsalita. Yung talent na talagang malalim talaga yung pananaw niya po, mga kaibigan, ano. Kasi napansin ko din yung paano ka sumagot doon sa question answer portion. At nung i-check ko doon sa Mutiahan Samar official page, talagang yung description na nakalagay doon, ikaw ay nag-aaral sa kursong nabanggit mo at gusto mo maging abogada. Opo. Oo. Kasi isa naman yun sa mga katangian talaga na pamantayan noon sa pag-aaral ng abogas niya. Kailangan magaling ka magsalita, kailangan nakakapag-sulat ka ng maayos sa wikang Ingles. Parang organize yung thoughts mo, how to express it. Talagang isa yan sa mga katangian. Ako looking forward ako diyan sa pangarap mo. At isa din sa pangarap ko 'yan eh. Actually kasi I'm planning na matapos din yung kurso ko this year. Iyan po ay isa sa tinitingnan ko rin na kurso. Ano? Sa aspeto ng pag-aaral, sa pagsasali mo ng beauty pageant, paano nakakaapekto yung pagsasali mo sa mga ganitong beauty contest sa academic performance mo? Actually, yung pinakakailangan talaga sa lahat yung time management. Kasi kung may time management ka, kaya mo yan. Pero kasi sir, ito kasi yung nasa isip ko. Mahal ko yung pag-aaral ko at mahal ko yung pageantry. Kung baga, hindi ko sila kayang mawala sa akin. Kaya kailangan ko tong ipaglaban. Ang taong, alam mo yun sir, pag mahal mo yung bagay, yung isang bagay, kahit gaano kahirap, pinagsusumikapan mo. Kahit mahirap silang ipaglaban na dalawa, kakayanin mo. Meron nga sir time nung second year college ako, nung nagsisimula pa lang ako lumaban sa mga malalaking pageants. Nung pageant namin gabi, natapos yung pageant 1, meron akong presentation 7. Pumasok pa ako ng 7 a.m. Meron pang eyeliner yung mata ko. At na-shock yung mga classmates ko.
sa akin na pag mahal mo talaga yung mga bagay na yon, yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo, kaya mong i-balance. At sa gabi na lang bawal ako sa tulog, kain, ganun. Kasi nasa tulog talaga, sa pagkain mo mababawi talaga yung lakas mo eh. Yun na lang yung sekreto. Alaysa, nung last week na siguro yung weekends na nag-text ako sa magulang mo para sa invitation na dito. Sinabi niya na may activity kaya yata nung mga unang araw sa St. Paul's at masyado kang busy. Nung mga time na nagre-rehearse kayo sa Mutyahan Summer, kumusta naman yung response or yung feedback ng mga teachers mo? Paano nila tinatanggap yung ganun ka-hectic na schedule mo sa rehearsal? Yung style ko po kasi, sir, hindi ako nag-commit ng absent prior sa Mutyahan Summer. Kasi if ever lagyan man ako nila ng absent, at least mga one lang yon, isang absent lang or dalawa, hindi pa for drop. Yung natuwa po kasi ako, kasi nung nanalo ako, kinongrats ako ng teacher ko. At sabi niya sa akin, pumasok ka ha, magpakita ka na sa ganyan, ganito. Parang sinabi ko sarili ko, hula sila ma'am, ngayon nga lang ako umabsent. Parang hanapin nila ako, parang isang buwan akong hindi nagpakita sa school. Mas excited sila magisa ka. Oo, at nagpakita ako sa school, yung mga classmates ko, lahat sila tuwang-tuwa. Kaya makikita mo talaga na nandyan talaga sila para sa'yo. Kahit anong hirap na pinagdaanan ko dito. Kasi challenging yung yung Mutyahan Summer para sa akin. Challenging talaga. Marami akong kinakatakutan dito na contestant sa Mutyahan Summer. Nabanggit mo yung performance, yung preparation mo, paano yung pagtanggap ng mga teachers mo sa school mo. Talagang napakarami po napakarami po ng mga bagay po na ating pag-uusapan, at oras po natin ay 12:30. Magbabalik po tayo, mga kaibigan. Diyan lamang po kayo standby para po sa ating pang mga follow-up questions. 12:30, magbabalik po ang DYMS Servisyong Bayan. Kasama pa rin po si Alaysa Angelica Dacun. Naman, memorize mo na ang mga produktong gagamitin para sa MBC Millones 2018. O sige, ulit 6 shakes of unique, 10 ml, 1 box of unique, 50 ml, 100 ml, or 150 ml. 6 shakes of Pride Powder 40 grams, 1 pouch of Pride Powder 500 grams, or 1 wrapper of Pride Bar 400 grams, 1 box of Starbucks 90 grams, or 180 grams, 2 wrappers of Shield 60 grams, 1 box of Shield 90 grams or 120 grams. 3 sachets of Smart Liquid 50 ml. 1 pouch of Smart Liquid 200 ml. 1 label wrapper of Smart Face 200 gram or 400 grams. 1 box of White Rose 60 gram or 120 grams. Ituhin mo na para tuloy na ang pag-selfie mo sa 1,000,000 mo. Sure na ang dami ng like na. Chance mo na yan. Sa MBC Millones 2018. Habit sa inyo ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax, 4 Wax, Shield, Black Soap, Smart Dishwashing, White Rose, Kochi, Whitening Soap. See posters for complete details. Submission of entries is from June 18 to August 31, 2018. Grand Draw is on September 15, 2018. For DOH-MDA permit number 0831, series of 2018. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Just
Jamalinao. At kasama pa rin po natin mga kaibigan ang itinanghal na mutiyahan Summer 2018 na si Miss Alisa Angelica Dacuno ng bayan po ng Santa Rita. At kanina naging malaman ang ating pong diskusyon naging ano kapansin-pansin natin ano yung talagang malalim niyang pananaw sa iba pong mga bagay-bagay at nalaman po ninyo na batid po ninyo ang kanyang karanasan nung siya po ay nag-uumpisa pa lamang po sa pagdalo, pagsali, paglahok sa mga beauty pageant. Ngayon Alisa, gusto kong itanong, kumusta naman yung relasyon mo doon sa mga kapwa contestants mo nung mutiyahan Summer? Mabuti naman po kasi friendly competition naman po yun. Yung tipo na magkakaibigan kami lahat, walang nakikita na competition na parang may mindset na dapat maging magaling ako kaysa sa kanya, ganun, ganito, ganyan. Wala, friendly competition lang talaga. At ngayon, na natapos na yung pageant, meron kaming mga plano na magkita-kita sa Tacloban o kaya dito sa Catbalogan para ipagpatuloy yung mga bonding namin. So,
talagang ano, naging close kayo sa isa't isa during, ano, during siguro yung habang nag-iinsayo kayo, habang nag-prepare kayo, yung sa rehearsal period po ninyo. Karanasan mo nung nagkaroon ng motorcade sa Katbalogan, nung lahat kayo ng kandidata ay talagang naisakay at kasama na naglibot sa buong lungsod. Yung karanasan ko? Okay naman, sir. Kasi first time ko na i-motorcade kami na lahat na kandidata. Kung baga, meron yung mga opinion ng tao na naririnig mo talaga na ganito na, maganda si ano, ganyan, na si ano na yung mananalo. May bet na sila. Oo. Kung baga, sa motorcade na yun, nakita na nila kung sino yung ano, sino talaga yung mangingibabaw sa lahat. Yeah. Kung baga, yung motorcade na yun, okay naman sa akin. Pero kung magpapa-apekto ka talaga sa lahat ng ano, sasabihin ng mga tao sa paligid mo, hindi ka mag-grow. Yeah. Yung sekreto ko nung motorcade na yon, nag-smile lang ako. At kung ano man yung naririnig ko, kahit di ko naririnig yung sarili ko na ano nila, bet nila, ganyan, ganito, lumaban pa rin ako. Kasi naniniwala ako at the end of the day, meron namang ano, maghuhukom kung sino talaga. Yeah. Nabanggit mo yan, ano? Alaysa, ano yung masasabi mo dun sa mga taong sumuporta sa'yo at dun din sa mga taong hindi naniniwala na ikaw yung karapat-dapat? Ano mo yung masasabi mo sa kanila? Nagpapasalamat ako una sa lahat sa mga tao na nagmamahal sa'kin, yung mga naniniwala sa'kin. At sa mga tao naman na hindi, kumbaga, against sila sa pagkapanalo ko, wala akong magagawa. Kasi opinion nyo yan. At opinion nyo yan, karapatan nyo yan, karapatan nyong sabihin yan. Nirerespeto ko kung ano man yung gusto nyong sabihin o yung kalooban nyo. Kasi katulad din sa akin, mayroon din akong karapatan na ipahayag kung ano man yung nais kong sabihin. Yes. Una sa lahat, yung pagiging winner kasi, sir, state of mind lang yan eh. Yeah. Kung maniwala ka na winner ka, winner ka. Kung maniniwala ka na talo ka, talo ka. Kung baga, hindi mo dapat hayaan na yung opinion ng iba, i-define kung ano ka talaga. Ako sa sarili ko, naniniwala ako na karapat-dapat ako. Kung ikaw yung tatanungin ulit, ano, wala, may mga pagsisisi ba kung sa mga naging sagot mo sa question and answer portion? Wala, sir. Wala naman. Kasi yun yung winning answer ko eh. Yun yung nagpapanalo sa akin. At yun yung answer na pinaka-natural sa lahat. Yung tipo na yun yung issue na hindi ko napag-aralan. Yeah. Ako, sir, kung tatanungin mo ako ngayon about sa government, about political issues at lahat-lahat, masasagot ko yan kasi pinag-aralan ko yan. Bago pa ako pumunta dito sa Katbalogan, kung baga, trinain na ako ng father ko kasi yung father ko ay wide reader. Siya yung pinaka-mentor mo. Siya yung pinaka-mentor ko. Kumbaga, kung meron kang itatanong sa akin sa ganitong ano, sector or ganitong ano, ganyang-ganyang ano, meron akong maisasagot sa iyo kasi pinaghandaan ko 'yan. Yung tanong na kung uulitin na itatanong sa'yo, yun at yun pa rin yung sasagot mo. Yun na yun pa rin. Siguradong-sigurado. Wala akong ibabago, wala akong idadagdag, wala akong tatanggalin. Yun pa rin. Oo, naikwento ni Alaysa, no, makaibigan, yung kanyang karanasan, no, patungkol dun sa usaping yun. At Alaysa, gusto kong itanong, dun sa mga video na ipinakita sa atin during sa coronation night, yung mga videos kung saan dinala kayo sa iba't ibang tourist destination sa probinsya ng Samar. Actually, hindi lahat doon napuntahan ko na. So, kumusta yung karanasan na makapunta ka doon sa mga lugar na yon? At ngayon, ay kabilang ka sa magpupromote ng mga lugar na yon? Actually, sir, hindi kami, sir, pumunta doon. Videos lang yun, sir, na ishinare na about, sir, sa tourist destinations of Samar. Pero hindi po kami literal na nakapunta doon. Opo. Opo, yung napuntahan lang po talaga namin ay yung Buri Island, yung ano, dito sa Katbalogan. Opo. Pero yung ano naman, yung karanasan naman na ngayon, ay napupuntahan ko talaga yun na literal. Parang excited ako kasi
personal experience, wala ako nun eh. Kasi di talaga ako adventurous kasi takot ako. Stricto kasi yung parents ko, yung mama at papa ko. Never pa ako nakapunta ng swimming pool na magpapaligo doon na makasama yung mga kaibigan ko. Parating kasama si mama. Talagang stricto talaga kasi sila. Ayaw nila na pupunta ako sa ganito. Sa ganito. Kung sasabihin ko na, mama, magpupunta ako sa cave, ganyan, ganun. Sasabihin ni mama, huwag ka pumunta doon kasi baka delikado. Kasi dapat sama ako, dapat ano, ganyan, ganito. Kaya ngayon na isa na ako sa magpropromote ng mga tourist destination ng summer, feeling ko sa sarili ko matanda na ako. Kasi, kasi una sa lahat, parang binaby kasi ako masyado ng parents ko eh. Kaya ngayon na kailangan ko talagang puntahan yon. Kaya para sa sarili ko, look, nag-grow na ako. Makikita ko na yung tunay talaga ng ganda ng ano, ganyan, ganito. Kasi para talaga sa akin, para talaga ma-ipromote mo talaga ng maayos yung isang bagay, dapat mahalin mo yun eh. Yes. Dapat magkapag-create ka ng value with it at yung relation with it. Paano ko ma-promote yun kung sa sarili ko, di ko naman lang alam yung feeling. Yeah. Di ko alam yung feeling kung paano yung adventure doon, yung papunta doon, paano ko ma-share ng mainam kung hindi ko naman yun na-experience? Yes. Kaya yun talaga yung biggest challenge sa akin, yung puntahan talaga yung mga tourist destination ng summer para lang ma-promote yun ng maigi. At yung importante dyan, Alisa, no, sa karanasan, sa lahat-lahat ng mga naging karanasan mo sa beauty pageant na ito at naiuwi mo sa yung bayan, yung corona, yung importante eh, hindi talaga makatulong ka sa bayan sa simpleng paraan. Oo. So ngayon ano, Alisa, gusto kong itanong, ano pa yung pinaka main advocacy mo na isinusulo ngayon? Sandali, Alisa, no? Pasamantala natin puputulin sapagkat medyo may problema tayo technical. Babalik tayo. Mga kaibigan, babalik po kami. Makalipas po ang ilang alaala sapagkat medyo may problema po tayo technical. Babalik po kami. Microphone. Wait. Break, Alisa. Thank you.
By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Balikan natin si Angelica kanina, no? Kasi naputol yung tanong, yung pagsagot niya. Tatanong ko ulit, Aliza, no? Ano ba yung mga isinusulong mong advokasiya ngayon? Ngayong ikaw na ang itinanghal bilang Mutiaan Summer ngayong taon. Yung pinaka-advokasiya ko po talaga is yung suportahan talaga kung ano man yung mission ng ano natin, local tourism. Yung local government or yung provincial government natin sa Samar. Pero kung sa akin lang, gusto ko talagang i-promote yung hashtag ko na Samar Agritour. Mm. Na, which means na Samar Agriculture and Tourism. Yeah. Kasi po, masyado po kasi akong ano eh, masyado po akong aware kung ano yung bumubuo sa GDP natin or yung gross domestic product natin na malaki yung key rule niya sa ating ekonomiya. Mm-hmm. At yung GDP natin, siya yung nagde-define yung standard of living ng mga tao. Yeah. Naniniwala ako kung mag-produce tayo ng mas marami, if we will produce more, then the tendency is magkakaroon ng positive impact sa economy natin. Yeah. Kaya naniniwala ako na dapat lagyan natin ng emphasis yung agrikultura natin, mm-hmm, at yung turismo natin. Actually, tatlo po yan eh, yung industrial or business sector. Pero para sa akin, yung pinaka magagampanan talaga natin is yung agriculture at yung tourism kasi meron tayong lupa eh. Mm-hmm. Yung Samar, yung Samar is talagang binubuo ng malawak na agricultural land. Oo. Mm-hmm. Kumbaga, naniniwala ako na kung magtatanim tayo, kung gagamitin natin yung lupa ng mas maigi, mm-hmm, eh magkakaroon ng positive impact yun sa economy, mm-hmm, natin. Kasi, masyado kasi akong naniniwala na pareho sa town namin, yung tourist spot lang namin is yung San Juanico by the Bay. Yeah. Kumbaga, San Juan by the Bay. Kumbaga, hindi tulad ng iba pang mga municipalities na marami silang tourist destination. Meron silang mga caves at rock formation. Yung sa amin lang, yung beautiful base lang eh. Yeah. Pero talaga yung rason bakit pa rin kami umuunlad is dahil sa agrikultura. Yes. Kasi sa ano namin, ako, I'm also a product of farmer. Mm-hmm. Farmer yung parents. Actually, both government employees sila. Pero we value agriculture. So, yung agriculture, binavalue talaga namin. Kumbaga, kahit sa ano lang namin, sa yard namin, marami kaming, yes, tanim. Meron kaming mga pinya, meron kaming mga palay. Mm-hmm. Kumbaga, sa town namin, binavalue talaga namin yung pagtatanim. Mm-hmm. Naniniwala ako na kapag tayo magtanim talaga, walang magugutom na Pilipino, walang, yeah, magugutom na mga pamilya. Kaya yun talaga yung advocacy ako. Spread ng awareness kung ano dapat yung gawin natin sa mga lupa natin. And of course, yung pag-patronize ng mga local products natin, pinaka-importante sa lahat. Tangkilikin talaga natin kung ano yung atin. Talagang napakalaga po yung sinabi po ni Aliza, no, mga kaibigan. Kasi po, bukod sa nasabi ko kanina na agriculture po ang bumubo. Agriculture at fishery po kasi ang talagang pangunahing kabuhayan po ng mga Samar noon. Kaya natutuwa po tayo, nakakalak po tayo sapagkat meron pong isang beauty queen ngayon na kasama po natin na kaparti po yun ng advocacy natin. Kasi sa agriculture, no, mga kaibigan, mapapansin natin, kinakailangan po kasi ano, ang pagbibigay po ng focus dito kasi yung agriculture ang isa po sa may pinakamalaking ambag sa GDP natin. Eh. Opo. Eh talagang
ang agrikultura naman talaga ang bumubuhay sa atin bilang mga mamamayang Pilipino. Eh kahit ngayon sa kasalukuyan eh talagang nagmamahalan din yung nagtataas yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin, pati yung bigas talagang mataas yung presyo. Eh kulang yung production natin. So maganda ano na-mention ngayon ni Eliza na sa agri at tourism eh talagang makakatulong siya sa kanya sa larangan ng ganitong larangan sa pamamagitan ng kanyang advokasya. Talagang malalim yung pananaw mo sa politika. May mga nababanggit ka na word na hindi ko napapakinggan sa ibang kandidata. Word GDP, malalim na termino 'yan sa GNP, malalim na termino 'yan sa economics. Napansin ko malalim yung pananaw mo sa politika. Ano ba yung ano? Gusto kong itanong yung pananaw mo sa siguro dalawang issue. Ano yung pananaw mo sa train law ng Administrasyong Duterte? Actually, sir, meron kasing advantage at disadvantages yung train law. Mm. Una sa lahat, sir, yung train law na yan, yung isa sa mga pinakagusto ng presidente natin ay yung makapag-increase ng take-home pay yung mga government employees, lalo na yung mga, kumbaga, yung prinsipyo na yung mga nag-earn ng less, mabibigyan sila ng chance na makapag-uwi ng malaki dahil sa train law. Mm. Pero merong negative eh. Merong negative effect talaga yung kung ano man yung kahit na ano na ini-implement. Mm. Kasi una sa lahat, sir, para ma-counterfeit mo yung effect ng train law, kailangan taasan yung mga bilihin, presyo ng mga bilihin. Mm. Kaya para ma-balance eh. Kasi kung parati lang yung government bigay ng bigay, baka tayo malugi tayo. Mapupuno tayo sa utang. Hmm. Kaya talaga, yung mangyayari is, kailangan taasan yung mga bilihin. Actually, sir, meron talagang positive and negative effect yung train law. Pero kailangan talaga una sa lahat yung cooperation ng mga tao. Yeah. Yung para bang, kung gusto natin ng pagbabago, if we believe in change, it is not enough just to believe. Yeah. Hindi sapat yung maniwala lang. Kailangan i-apply. So kung ang pag-apply ng train law ay yung makakapagbuti, then go. Pero talaga ngayon, nasa stage pa tayo nang nag-a-adjust talaga tayo. Oh, kasi hindi tayo nasanay sa ganito. Oh, pero sir ha, tuwang-tuwa ko na napapag-usapan nila mama na yung take-home nila lumalaki ng ano kahit papano. Pero kasi nagiging usap-usapan yan, lumalaki man yung take-home pay ng mga empleyado sa gobyerno, pero tumataas naman yung presyo ng mga bilihin. Oh, kaya nga sir, positive and negative talaga eh. Pero ako naman, confident ako na kung makakabuti talaga to, eh, hindi yan tatanggalin. Kung nakikita ng government na hindi nakakabuti sa ano natin, sa system natin, tatanggalin din yan eventually. Kasi nasa process pa tayo ng ano eh, nag-o-observe pa tayo kung ano yung makakabuti. At wala ako sa position para idikta kung ano yung dapat, ano yung, kasi kung yung alam ko, parang nasa isang pahina pa lang ako ng libro. Kumbaga, marami pang dapat malaman. Kumbaga, yung nasasabi ko pa lang ngayon ay yung kung ano lang yung nalalaman ko, which is very maliit pa kung ikukumpara sa dapat kong malaman talaga. Nako, first time ito na may nakapanayam ako na beauty queen na masyadong maalam sa issue po ng bayan. Sa train law, napaka-critical po ng issue ito, mga kaibigan. At magkaiba-iba po ang pananaw po ng tao at may mga nagsusulong na itigil ito, may mga nagsusulong na ipatuloy ito. Kaya talagang natutuwa tayo na talagang tuloy-tuloy yung pag-discuss mo doon sa sagot mo. Pero kung tinanong yun during sa coronation night, probably masasagot mo rin ba yun? Kung same pa rin ba yung magiging sagot mo, kung train law pa rin yung magiging question, isa sa magiging question sa... Wala akong choice eh, pero sasagutin ko talaga kung ano yung nasa isip ko. Hmm. Kasi wala naman ako, I have nothing against with train law. Yeah. Kung baga, may karapatan, tayong mga Pilipino kasi masyado tayong mareklamo. Yeah. Mareklamo, masyado tayong demanding sa pagbabago. Hmm. Kung baga, masyado tayong demanding sa pagbabago, pero kung may pagbabago naman na nangyayari, kung hindi naman mabuti, masyado tayong rumireklamo. Yeah. Para sa akin eh, kung gusto talaga natin ng pagbabago,
dapat di tayo matakot mag-try. Mm-hmm. Kasi unat sa lahat, paano natin malalaman kung hindi tayo mag-try? Yeah. Kaya kung sa pag-try ng train law, kung maging effective man ito o hindi, at least nag-try tayo, nalaman natin na effective siya o hindi. Kaya yung advantage na lang, kung ano man yung mangyari sa ano na yan, sa train law na yan, at least nalaman natin kung ano yung magiging epekto niyan sa ating ekonomiya. Hindi siya magiging question forever. No. At least na-try natin. Paborito mo bang subject ang social studies sa kurso mo? Siguro naman may mga minor subjects din naman eh. Isa 'yon sa mga. Yung pinaka-paborito ko po talaga kasi yung economics. Economics. At yung Philippine history ganun. Naano yung father ko sa akin kasi sabi ni Papa ang boring ko daw. Kasi imbis na pag-aralan ko yung ibang mga bagay-bagay na bago na ganyan ganyan. Wala, pinag-aaralan ko pa rin kung saan ako nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy naman ako sa mga current issues. Pero importante yan, kasi kung gusto mo mong aral sa law, isa yan sa mga fundamentals. Alam mo at least yung mga isyong pinag-uusapan. Oh, kasi si Papa ngayon, nasya-shock minsan kasi nagdi-discussion kami. Nag-share minsan ako sa kanya ng mga taong alam ko na medyo influential, gano'n. Yeah. Sina Catherine the Great, yeah, at sina Margaret Thatcher. I-sinishare ko yan sa kanila. Mm. Kami ni Papa, yung father ko, nag-i-exchange kami ng ideas kasi, sir. Mm. Kaya gano'n. Naniniwala kasi ako na effective talaga yung learning kung meron ka ding pinanguhugutan. Mm. Alam niyo po ba, kaibigan, masyadong maalam siya sa usapin po ng train law. Bagamat may mga kilala po ako na ayaw pong pag-usapan po ito. Kahit po sa social media, ibihira po ang pagpo-post ng pananaw po sa isyong ito sapagkat napakarami po ng ibang-ibang mga pananaw at meron po mga pros at cons. Ngayon, last na issue na itatanong ko sa'yo, ha? National issue pa rin, Alaysa. Kahapon, dumalo ako sa media forum ng consultative committee ng to review the 1987 Philippine Constitution sa Tacloban. Nasa Tacloban din ako kahapon. At mabuti na lang na hindi kahapon din yung schedule ng interview sa iyo. Napag-usapan namin doon yung mga pros and cons din sa pinopromote na yon na pag-revise ng 1987 Philippine Constitution. Sa iyong pananaw, Alaysa, ngayong taon ba o during administration ng Pangulong Duterte, napapanahon na ba na kailangan na nating mag-shift mula sa unitary patungong federal type ng gobyerno? Sa iyong pananaw. Sinasabi nila na charter change. Charter change. Actually, sir, para sa akin, matagal na natin eh. Matagal nang simula nung nag-ano si Duterte, Pangulong Duterte, joke. Si Pangulong, parang ano ko lang siya, no? Lang din, no? Si Pangulong Duterte, before pa siya nanalo, matagal niya na talagang sinasabi na isusulong talaga niya yung federal form of government. Actually, sir, yung federal form of government, tested na yan eh. Yung America, yung France, yung federal form of government nila. Mm. By state na, kumbaga. Pero sir, sa akin kasi, sir, merong advantages and disadvantages talaga yan. Lalo na kawawa yung mga region o estado ng Pilipinas na kumbaga nasa laylayan. Yeah. Kasi sir, yung advantage yung madi-decentralize na tayo. Kumbaga, yung pag-unlad, hindi na lang naka-focus sa Manila. Yes. Kumbaga, mabibigyan ng chances yung mga provinces na umunlad mag-unlad sa kanilang mga probinsya. Mm-hmm. So, sir, may disadvantage kasi sa atin eh. Mm-hmm. Kasi yung internal revenue allotment natin, hindi pa natin kaya. Mm-hmm. Kailangan pa rin natin yung assistance ng national government. Mm-hmm. Hindi pa kaya ng ibang probinsya at isa na tayo doon. Mm-hmm. May disadvantage talaga. Mm-hmm. Kung tatanungin mo ako, sir, kung napapanahon na ba para sa akin, kung pwede lang, hindi pa. Kailangan talaga may i-consider pa. Mm-hmm. Kailangan pag-aralan pa talaga ng maigi. Mm-hmm. Kailangan meron pa tayong issue na dapat i-discuss bago yung charter change. Wala akong against, hindi ako against sa implementation ng federal form of government. Pero naniniwala ako na may tamang panahon para dyan. Kailangan talagang pag-aralan ng iba-iba pang mga sector o iba-iba pang mga issue na dapat talagang pag-aralan ng maigi. Lalo na yung mga may hirap na mga rehiyon. Yeah. Kasi yung epekto, mas hirap na
imbis na mahirap na sila, hihirap sila nangihirap kung hindi yan matuunan ng pansin. Kaya kailangan talagang pag-aralan. Mm-hmm. Hindi lang na, tayo eh, sinabi ko na yan kanina, para tayong hungry sa pagbabago. Yeah. Pero naniniwala ako na mainam na yon kasi at least hungry tayo sa pagbabago. Yes. Kumbaga, para tayong excited sa pagbabago, pero kailangan merong mga consideration. Yes. Kailangan pag-aralan talaga yung mga dapat pang pag-aralan. May panahon para dyan. May mga punto ka na sinabi na, well, nire-respeto ko din naman po yung opinion mo. Pero may mga iba kasi na napag-aralan ko na at talagang hindi ako medyo sumasakayon. Pero of course, natutuwa ako na merong pananaw. Oh. May pananaw ka sa federalismo. Kung kaya nakakabalik sa pananaw ko kasi minsan na-interview ko na dito si Congressman Nery Colmenares ng Bayan muna. Sinasabi niya rin na hindi federalism ang sagot sa problema ng bayan. Kailangan daw muna tugunan yung problema ng sikmura ng bawat Pilipino. Yung isa sa mga gusto mong ipunto. May mga iba pang issue na dapat i-address. Yung sinabi ni Nery Colmenares. Ni Nery Colmenares po, ni Senator. Ni Congressman. Congressman Nery Colmenares. Sabi niya, hindi federalismo yung sagot. Yeah. Para naman sa akin, yung federalismo, isa yun sa magiging sagot. Sa problema ng Pilipinas. Mm. Yung issue ko lang kanina, yung may panahon para yeah, dyan. Panahon. Yung issue ko kanina, dapat pag-aralan yung mga dapat pang pag-aralan. Mm. Dapat meron pang i-consider na mga issue. Yung yes. issue talaga, yung poverty. Mm. Yung poverty. Yan yung talaga yung pinaka-numero unong kalaban ng gobyerno natin. Yes. Naniniwala ako na yung federalismo, yung federalism, it has nothing to do with kung kasi poverty. Kasi before federalism, meron ng poverty. Yes. Meron ng, kumbaga, meron ng mga mamayang Pilipino talaga na biktima ng kahirapan. Mm. Kumbaga, nandi dito yung federalism para i-shift tayo. Yes. I-shift tayo sa kung baga bigyan tayo ng iba pang alternatibo na ikakaunlad ng Pilipinas. Oh, kaya wala akong against sa sinabi niya at wala din akong against sa idea ko. Yung yes. sinabi ko lang talaga, may panahon, dapat may i-consider, lalo na yung internal revenue allotment ng bawat probinsya. Kailangan yes. talagang i-consider. Yes, kaya nga, we go into the point na quote-unquote sa kumbaga sa pamulungan pa ng waray, may mga butang nga may mga butang na kinanglan tagan hin panahon pa para maka-adjust kita. So, mga kasangkayan, oras po natin ay alas 3:06 at magbe-break po muna tayo at babalik po tayo sa ating usapan. Maikling kwentuhan na lamang, maikling kwentuhan pa po, mga kaibigan, sa ating muling pagbabalik. Ang Dyms 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong ang patalas ng memorya. May agarus mushroom na mabilis ang antioxidant at para tulong magkasa ang inyong immune system sa ayon ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Dyms 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, crossways, convenience stores, and drugstores nationwide. Galit sa sakit, may manasakit kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-da-da-da-da! Bula-bula-bula-bula-bula! Itong bar soap ko hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Macy's Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula! Mabula at may effective antibacterial ingredient para supayin ang germs. Shea butter tuloy para hindi na dry ang skin. Kahit maubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may manasakit. At sulit na sulit. Bula-bula-bula! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Bagong umaga, bagong araw, bagong tagumpay. Ito ang ating tagumpay. Awit ni Coco Martin. Ang piling ng Pilipino, responsibly.
batong palibot, labing sa pag-ibig. Sa hingap pag-uusapan, dito na tayo sa number one, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Star Wax Floor Wax, ang number one floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Mga kaibigan, na ay 13 minuto po makalipas po ang alas 3 ng hapon at kayo pa rin po ay nakatutok dito po sa ating palatuntunang DYMS Servisyong Bayang. Kasama pa rin po natin si Miss Alisa Angelica Dacuno, ang itinanghan na mutiyahan summer 2018. I have more 3 questions na la sa iyo, Alisa. Isa sa mga na-mention dun sa during the coronation night, kung sino daw yung mananalo at mag-uwi ng corona ay automatic siyang magre-represent ng probinsya ng Samar sa Miss Millennial 2018. Sa ngayon, ano yung pakiramdam mo na ikaw yung magre-represent ng Samar? Di naman siguro first time kasi sa mga nauna eh, may mga nagre-represent din ng Samar. Pero hindi nga lang dumaan sa proseso ng mutya ng Samar. Ano yung pakiramdam na ikaw yung magre-represent sa province ng Samar at ano ba yung mga preparations na ginagawa mo? Yung feeling ko po kasi talaga ay masaya ako. Mm. Masaya ako na nabigyan ako ng chance na i-represent yung probinsya natin. At yung mga preparations ko, una sa lahat, nag-aaral talaga ako. Mm. Kasi yun talaga yung pinaka
pinakamalakas na weapon, yeah, pinakamalakas na armor na madadala ko sa Manila, mm-hmm, ay yung pag-aaral, yung knowledge na ma-i-share ko doon. Yeah. Kasi yung role ko eh, yung ipipromote ko yung probinsya natin. Kung ano tayo, kung paano maging waray, kung ano yung mga tourist destination natin. Paano ko maipipromote kung kulang yung knowledge ko? Naniniwala, yeah, pa rin ako na kung yung knowledge natin eh powerful. Kaya, yeah, kailangan talaga magtuon ako ng ano, ng effort talaga diyan. Yes, at maganda 'yan ano, kasi alam naman natin na masyadong madugo pag nandun na sa ano, malaking entablado ng GMA para, mm-hmm, subabak sa Miss Millennial at na, nationwide yung nakatutok sa telebisyon at manunood sa'yo, rarampa ka doon, magre-represent ka ng summer. At malaki yung expectation ng mga kababayan natin. Pangalawang question ko sa'yo, Alisa, pangalawang huling tanong ko, eh, ngayon ba, eh, kumusta? Habang ikaw ba ay naglalakad sa kalsada na siguro naka-civilian lang at kumusta yung naging pag-approach sa'yo ng tao? May mga nakakakilala din ba sa'yo habang ikaw ay naglalakad sa kalsada? Meron. Lalo na kung uuwi ako sa amin, galing akong Tacloban. Merong mga, sanay kasi ako, sumasakay ako ng Alvin, yung 10 p.m. na ano, sa bus. Last trip. Lalo na kung ano, lalo na kung may events sa school at kailangan kong umuwi ng 10 p.m. Merong mga, sanay ako na standing lang eh. Yung hindi talaga ako bumibili ng ticket. Yung ayoko kasi magbayad ng 100 na supposedly 20 pesos lang. Kasi yung 80 pesos, isisave ko na yun para sa baon ko bukas. Yung mga tao, tanong ng tanong, uy, sure ka? Okay ka lang? Nakatayo ka? Ganyan, ganito, ganito. Sabi ko, oo naman, sure ako. Mas lalong nahihiya ako kasi alam ko na may title ako. Pero, ito kasi yung gusto kong i-ano kasi, yung pagiging simple lang. Yeah. Hindi ko binabago yung lifestyle ko dati. Kung ano ako dati, ganun pa rin ako ngayon. Wala akong pinagbago at wala akong babaguhin. Kasi masaya ako eh. Masaya ako na ganito lang ako. At yun naman yung importante. Na masaya ka kahit sa simpleng ano, ginagawa mo. Merong mga tao na nagtatanong na kung okay lang nakatayo. Eh, sanay naman ako na nakatayo para makasave lang. Kung baga ba, para ka talaga maging masaya is yung gawin mo yung pinakasimpleng bagay na in the first place, nagpapasaya din naman sa'yo. At gusto kong itanong ano, nung nanalo ka, Alisa, at iuwi mo yung corona, kumusta yung laging pagtanggap ng LGU? Ano ba yung activities na i-prepare nila nung umuwi ka ng Santa Rita? Ano eh, yung una nilang pinagawa sa akin, pagpahinga talaga eh. Pinapahinga talaga nila ako. Wala silang activities na inano muna. Sabi nila, magpahinga ka muna. Ilang oras ba yung tulog mo after ng coronation night? Isang araw. Isang araw talaga? Actually, sir, hindi talaga kasi. Di ba 11 motorcade namin, yung mga winners? Nung nag-12, nagpaano kasi, victory party yung parents ko sa bahay namin. Celebration yun ng mga taong natuwa talaga sa pagkapanalo ko. Yung mga taong galing sa Hinabangan, Muchong, Santa Rita. Yung pumunta pa talaga sa dito sa Katbalungan para manood at kumaway-kaway sa'yo. Yung mga tao talaga natuwang-tuwa sa pagkapanalo ko. Yun lang talaga yung nandoon sa bahay. At yung LGU namin, yung Santa Rita, Santa Rita Local Government Unit, Meron bang incentives na naibigay sa yung LGU? Wala eh. Sobra-sobra kasi yung binigay nila bago pa ako sumabak. Kumbaga, hindi nila ako pinapunta ng Katbalogan na wala akong baon. Hindi nila ako pinapunta ng Katbalogan na may ipit ako o mapupunta sa alanganin. Inano talaga ako nila dito. Alaga-alaga. Isinand nila ako dito sa Katbalogan na puno ng moral support, pagmamahal, financial din. At yan naman importante. No? Kasi sa mga ganitong mga beauty pageant na ikaw nagre-represent sa isang municipality, importante yan na inspired ka sumabak sa mga ganitong patimpala kasi suportado ka ng LGU na nire-represent mo. Maganda yan, ano? Ngayon, medyo malaki yung naging premium mo nung manalo ka sa Mutiyahan Summer. So ngayon, ano ba yung plano mo dun sa naiuwi mong cash prize na naibigay sa'yo? Actually, sir, nandun na kay, masyadong personal tong tanong, ano? Nandun na lahat kay mama. Sa mama na, oo. Opo, kasi, ano, yung pera, masyadong malaki para sa akin. Yeah. Sabi ko kay mama, walang mapupuntahan yung pera na to kung nandito lang sa wallet ko. Kasi pag makakita ko ng pagkain, kakain talaga ako. Yeah. Kaya ginawa ko, binigay ko sa kanya, sinabi ko kay mama na, mama, bilhan mo na lang ako ng damit, ganyan, kung ano yung
bibili mo sa pera na yan. Yeah. At una sa lahat, siya na lang yung ano, siya na yung magmamanage nun. Oo. And for sure, natuwang-tuwa naman siguro yung mga magulang mo dun sa naging tagumpay mo, pagkapanalo mo. And of course, kasi yung mga parents natin, hindi yan sinasabi kapag nandiyan karap tayo. Pero pag sa ibang tao, ano, ina-uphold nila tayo na yung anak ko magaling. Opo. Diba? Ganyan kasi yung parents natin, diba? Kahit sino. Nagiging proud sila sa mga anak nila na may mga nararating din sa buhay. Of course, dun din sa mga, kahit sa mga simpleng paraan na nagtatagumpay. Last question ko, Alisa. Alam ko naman na ang mutyahan summer queen talaga ngayong taon ay hindi po maiwasan na napakarami ng mga supporters, tagahanga mo, followers mo para sa mga gusto at interesadong maligaw kay Alisa. Siya ba ay single pa rin or taken na? Actually, sir, taken na po talaga kasi taken ako. Opo. I'm in a relationship na po. Mm. Sir, going back to the issue kanina ha, yung about sa money issue. Yeah. Sanay po kasi ako na binibigay ko lahat kay mama. Kahit anong pageant, ako nandoon. Ibinibigay ko kay mama lahat. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung meron mang mga interesado na sumabak sa mga patimpalak na ganyan, na nakakapanalo ng malaking pera, advice ko lang sa inyo, kung gusto nyo talaga na may marating yung pera nyo, huwag nyo agad-agad gastusin. Dapat pag-isipan nyo. At dapat, dapat pag-isipan muna ng maigi kung saan mo i-invest, saan mo ilalagay. Mm. At una sa lahat, ipagkatiwala mo sa taong pinagkakatiwalaan mo talaga. Mm-hmm. Yun. Talagang mapagkakatiwalaan sa paghahawak po ng pera. Opo. Lesson learned yan sa mga beauty queen natin, ano, sa mga sumasali sa mga beauty pageant, at talagang importante po dapat yan. Dapat pag-isipan talaga ng mabuti kasi madali lang yung pera mawala, sir. Mm-hmm. Yan, tama yan. Of course, ano, meron akong inihandang 10 tanong. Parang pang beauty pageant din yung ano yung mga questions na inihanda natin. Pumili ka sa numero 1 to 10. 3. Number 3 question, ano? What skill or talent would you like to learn if you had all the time and resources in the world? Ulitin po natin yung tanong, ano? Pang beauty pageant din po yung question natin. Number 3 po yung napili niya. At number 3 question, what skill or talent would you like to learn if you had all the resources in the world? Wow ha, ang hirap ng question na. Word yan. Mm. Yung tipo na makukuha mo yung skill na yan o talent kung magtutuon ka talaga ng pansin. Yeah. Yung gusto ko po talaga kasi na pag-aralan ko ay yung ano, public relationship. Yeah. Yung makapag-create talaga ako ng public relation. Kasi yun yung skill kasi na kailangan ko talaga. Mm-hmm. Kahit maging beauty queen man ako, hindi. Yung pakikitungo talaga sa kapwa, yun ang pinakakailangan ng tao. Yeah. Kasi kailangan maintindihan mo na hindi lang tayo yung naninirahan sa mundo. Yeah. Para mabuhay, kailangan natin magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa na nakapaligid sa atin. At kung, kasi yung pakikipagkapwa, hindi yan nade-develop overnight. Hindi yan inborn. Yeah. Kumbaga, yung pakikipagkapwa, pinag-aaralan din yan eh. Yes. At meron din times na nag-a-adjust ka. Yeah. So kung meron man akong oras na kung nasa akin ang lahat ng oras na ibibigay ng mundo, yun yung pag-aaralan ko lalo, ay yung makipagkapwa-tao. Yeah. Yun talaga yung para sa akin ay importante. Dahil sa tao tayo, dapat marunong tayong makipagkapwa-tao at marunong tayong umintindi sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Kasi yun lang yung pinakasikreto. Pinakasikreto. Oo, para makapag-ano ka talaga, makapag-enjoy ka sa mundong ito. At oras po natin, stress 24, mga kaibigan, napakarami po ng mga bagay na napulot po natin sa naging talakayan po natin ngayong hapon. And of course, ako po ay nagpapasalamat ng personal sapagkat pinaunlakan niya, pinaunlakan mo lang sa yung set interview natin ngayong araw.
Nagpapasalamat din po ako sa mga bumubuo po ng Leopards Cable TV. Live na live po tayo sa Channel 4 ngayon para po sa live coverage. And of course, sa lahat po ng technician na ngayon na naging bahagi po ng ating panatuntunan, Sir Jun, Mano Eddie, sa lahat po, sa station manager Juan Philamore, and of course, kay Sir Rene Castino ng FM, MSFM. Last, Alaysa, ano ang mensaheng gusto mong iparating sa iyong mga suporta at sa ating mga kababayang sa Marno? Maraming salamat po sa pakikinig ngayon at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagmamahal po sa akin at sa LGU po ng Santa Rita Samar. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tiwala at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin at sa mga kaibigan ko na nagbigay ng oras at panahon sa mga panahon na kailangan ko sila. Buong puso po akong nagpapasalamat at thank you din po, yes, sir, sa pag-imbita sa akin. Pleasure ko po na makapunta dito. Hindi po to naging sagabal sa schedule ko. Buong puso ko pong, salamat. Opo, pinagdesisyonan na pupunta talaga ako dito para makapanayam kayo. And of course, bukas po ang aming himpilan para sa mga advocacies mo. Kung meron kang gustong ipromote through sa media, ang station ng DYMS ay open sa iyo para sa iyong advokasya. Good luck sa Miss Millennial, Alaysa. At mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong telebisyon sa Channel 4 at sa pakikinig po sa radyo at telebisyon. Ng interview. All the best. Thank you, sir. Siguro hindi man maging perfectong buhay, at least siguro makabuluhan na gamitin mo sa makabuluhang pamamaraan itong corona na naibigay sa iyo. Good luck, Alaysa.
pilihan ng mga frames. Frames na uod, maalagay mo. May nilawag mga plastic frames, sugat magyap mga signature frames, mga eyeglasses, mga maangig na ikropan. Saan ka? Kumbaga nag-birthday na ito yung eyeglasses. Nag-year order. Pagkikita lang ito ng Dora Melody sa eye doctor. Panaton Eye Care Professional. Salogan Ating Clinic. Sa Salogan Ating Clinic. Ato nini! Tulungan ng Regal Clinic, nagbalina hamay Chianitas Commercial Building, Mabini Avenue, Kapalogan City.